Alam mo ba na pwede kang mag-invest sa properties nang hindi mo kailangan ng malaking pera? Di ba? 500 pesos lang pwede kang makabili ng... Totoo ba yan? Oh, ito ang pag-usapan natin ngayon. Ano ba ibig sabihin ng REIT? Real Estate Investment Trust. Okay, alamin natin kung ano ba talaga to, paano to nag-work, at talaga bang sa maliit na halaga ay makakapag-invest na kayo sa real estate. So... Hi! Hello! Kamusta na po? Welcome to another episode of RETIRONARYO. Ako po si Mimi Jarvis, na nagsasabing meron na naman tayong maganda at bago na matututunan ngayon. It is about this new acronym na ngayon ko lang talaga narinig sa buhay ko. REIT. Alam mo ba na pwede kang mag-invest sa properties nang hindi mo kailangan ng malaking pera? Diba? 500 pesos lang pwede kang makabili ng... Totoo ba yan? Oh, ito ang pag-usapan natin ngayon. Ano ba ibig sabihin ng REIT? Real Estate Investment Trust. Okay, alamin natin kung ano ba talaga to, paano to nag-work, at talaga bang sa maliit na halaga ay makakapag-invest na kayo sa real estate. So, ang ating topic ngayon, okay bang mag-invest sa REIT or REIT sa Pilipinas? Okay. So, ito ang ating episode 46. Teka, bago ang lahat, magbabati muna ako. Ah, sige. Meron tayong dalawang subscriber na nag-react sa recent video natin. Si Notre TV at saka si Jocelyn Yoda. So, hello sa inyo. At meron na naman tayong isa pang topic na requested ng isa sa ating mga subscribers. So, abangan nyo yon. Marami tayong nare-respondehan ng mga request. Punta muna tayo sa ating disclaimer. We are not financial advisors. Lahat po itong na naririnig nyo sa RETIRONARYO base sa aming experiences and research, at saka nag-interview din tayo. Please consult a financial advisor if you need more help on your finances. Kung wala kang malaking pera pang deposit ito para makabili ng investment property, ay mag-invest ka na lang sa REIT o REIT. Sino nagsabi niyan? Ha? Yan ang mga sinasabi nila. Madami ako nakikita niyan sa Facebook Reels. Sabi-sabihin, nauuso tong REIT na to, REIT. Sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Madaming nag-iinganyo na mag-invest dito. Pero ang tanong natin, maganda nga bang mag-invest sa Real Estate Investment Trust? Merong ganyan dito na scheme sa Australia dati. Actually, ang REIT ay all over the world yan. Meron sa USA, meron sa Australia. Meron din dito. Nag-alok na rin sa atin dati niyan sa Geelong. So ano tong REIT na to? Iba pa yon. Iba yon. Iba po ba yon? Okay. So ito ay mga korporasyon na kumikilos na parang mutual funds sa real estate investing. Mm. Ano ba yung mutual fund? Ito ay yung kung pinagsama-samang mga pondo ng mga tao na nag-i-invest sa real estate. So ibig sabihin, hindi mo kailangan ng malaking pera dahil yung pera ng mga maliliit na tao pinagsama-sama at iyon ang pinambibili and ng property. And hopefully sapat yung perang pinagsama-sama ng mga tao na yun para makabili sila ng real estate. Oh, pero ito ay parang mutual fund. So, yung mutual fund, yun ang bumibili ng properties. Pero, iba to sa mutual fund. Pwede ka mag-invest sa REIT nang hindi mo kailangan na magmay-ari o mamahala ng mga ari-ari ang bahay o gusali. Kumbaga, parang nakikishare ka lang. Mm-hmm. So, hindi mo kailangan mag-manage. Hindi mo kailangan mamublema kung sino ba ang magre-rent o meron bang maintenance o may nasira bang electricity o tubig. So, ito ay parang ano, ito yung mga properties. So, yung REIT, sila yung bibili ng mga properties na yan. Tapos, ikaw naman, o ako, o yung mga ordinaryong mga tao, ang bibili nila ay yung shares ng REIT. So, para tong, para din tong parang monopoly. Hindi, para stocks, actually, nagra-run as parang stocks, okay? Hmm. So, bibili ka ng share ng REIT para may part ownership ka dun sa mga properties na yon. So, paano kakikita sa REIT? So, may dalawang paraan para kumita sa REIT. So, ito yung capital appreciation o yung buy low, sell high na tinatawag. So, para din itong buy at lupa na binili mo. So, kapag tumaas ang presyo ng bahay o lupa, pwede mong ibenta for a profit. Kung papayag din yung ibang mga ka-REIT mo. Oh, hindi. Para itong
parang sabi ko, parang stocks to eh. So may shares ka. Kung gusto mo ibenta yung shares mo, anytime, okay, pwede mong gawin yun. Yeah. So pwede ka din kumita through dividends o dividendo. Ito ay maihahalin tulad natin sa rental income kung ikaw ay may investment property. So halimbawa, meron kang biniling property at pinaparentahan mo, di ba kumikita ka doon ng rental income. Yeah. Dito sa REIT, dividendo ang kinikita mo. Mm-hmm. Okay, so pag-uusapan natin. And based yon sa dami rin, syempre, o laki ng shares ng mo. Share mo. Mm-hmm. Okay. Sa REIT, imbis na makakuha ka ng rental income, dividendo ang matatanggap mo. Ang mga REITs ay obligado sa batas ng Pilipinas, maski na sa USA, na ibigay kada taon at least 90% ng kanilang kinita sa mga investors. Obligado sila, whether they like it or not. Pag ikaw ay nag-rate at nilagay mo sa stocks ang iyong company, obligado ka 90% ibigay sa investors. So sa Pilipinas, meron ngayong 8 rates na pwedeng mabili sa Philippine Stocks Exchange. So ano tong 8 yan? Ito yung A rate. So basahin nyo na lang yung profile niya, no? Pero yung bigyan lang natin ng stress, yung A-rate, ang majority ng shareholder dito ay Ayala. Yung DDMP rate, ito naman yung, ewan ko, familiar kayo, yung Double Dragon sa Pilipinas. So, ang majority stakeholder nito yung Double Dragon. At yung PhilInvest Rate Corporation, yung RL Commercial Rate Incorporated, M-rate, Citicor Energy, Vista Rate, at yung Premier Island Power Rate. Okay, ba't naka-highlight yung Citicor Energy Rate Corporation and Premier Island? Kasi kakaiba tong dalawang to. Kasi yung the rest, ito ay nag-i-invest sa mga properties. Rental properties, mga commercial properties na pinaparin. Ito namang dalawa na to, nag-i-invest sa mga power corporation. So, yung kumikita naman yung mga electric company, mga ganyan. So, mapapansin nyo, yung pinakauna, yung A-rate, yan ang pinakamatanda. Yan ang kauna-unahang rate sa Pilipinas. At ito ay na-incorporate noong 2006, pero na sumama sila sa Philippine Stocks Exchange noong 2020 lang. So, 17 years na itong nag-i-exist to company na to, pero nilagay nila sa Philippine Stocks Exchange recently lang, 2020. So, ibig sabihin, mag-3 years pa lang. But yung RL, 53 years old na siya. Noong September 21 lang siya nag-list sa PSE. Oo. So, medyo matagal na to, pero recently lang siya nag-list sa PSE. At yung pinakabata natin dyan, yung Premier Island, actually, wala pang isang taon yan. Mamaya, pag-uusapan natin kung ano ang performance sa mga rate na to, no? As for as low as 556 pesos, ah, hindi dollars ang pinag-uusapan dito, pwede na ka nang makabili ng 100 shares ng REIT o yung PhilInvest. Right? Malaki na ba yung 100 shares? Sa halagang 556? A share o 556? 100 shares na yun? 556, 100 shares na yun. Kasi ang presyo ng PhilInvest, yung PhilRT ngayon ay 5 pesos and 56 cents per share. Okay, now, pero bago ka mag-invest, pag-aralan muna natin yung fundamentals ng kumpanya. So, when you say fundamentals, going back to the previous episodes, ito na naman yung parang profile niya in terms of performance. In terms of financial performance. Kung kumikita ba o hindi, madami bang utang o walang utang. Sana makuha ang information tungkol sa fundamentals. Siguro, pag-usapan natin yan in detail sa isang episode. Okay? Okay. So, anumang kumpanya na hindi maayos ang pamamalakad ay pwedeng malugi at mabankrupt. So, dapat importante na pag-aralan natin yung fundamentals ng kumpanya. So, sa episode na ito, hindi natin masyadong pag-uusapan ng fundamentals ng mga kumpanya. Pero, konti lang, pahahapyawan lang natin. Di ba sabi mo, mahalaga na natingnan ng fundamentals, pero hindi natin titingnan ng fundamentals. Titingnan lang natin yung performance ng kanyang stock price. Sabi ko nga, titingnan natin yung performance ng kumpanya base sa stock price at sa dividend yield. Ang stock price performance since inception ng mga kumpanya na to ay nandito sa table na to. So kung mapapansin nyo, yung A-rate, siya ang pinakamaganda ang performance. Siya din ang pinakamatanda. So 2020 siya, 2.5 years old na siya sa Philippine Stocks Exchange. Tapos ang P-rate naman ang pinakabata. So recently lang, wala pa siyang kalahating taon. Ang DDMPR ang may pinakamataas na dividend yield. Ano ibig sabihin ng dividend yield? So halimbawa, may ininvest kang 100,000, 7%, 7.6% ang bumabalik sa iyo, which is 7%, which is 7,000
600 per year. So yung V-REIT naman ang may pinakamababang dividend yield na 3.38%. So kung titingnan yung dividend yield, yung TTM ang tawag dyan ay yung trailing 12 months. So ito yung the past 12 months na dividend yield na binibigay ng mga kumpanya. At yung A-REIT naman ang pinakamahal. Ang A-REIT ay nagsimula siya ng 24 pesos 90 cents noong August 20. Ngayon ang presyo niya na ngayon ay 35 pesos and 50 cents. After two and a half years. So, kung imamath ko yan ah, nang hindi ko pa nakikita yung data, kanina 556, 100 shares. Ito, 3550, di nasa libo na yan. Oo, libo na yan. Naka 3K na. Pero yung kanina, yung sinabi nating 500, yun ay presyo ng fill rate, na fill invest. Eh, sabi mo nga pinakamahal tong area. So, yan ang pinakamahal at ang pinakamura natin yung DDMPR. Ang presyo lang niya is nagsimula siya ng 2 pesos and 25 cents at bumagsak siya ngayon. Mas dugi siya na ngayon, 1 pesos and 45 pesos na lang. After almost 2 years, siya ang pinakamura. Base naman sa performance na to, ulitin natin, abibase natin yung performance niya sa compound annual growth rate ng stock price. Okay? So nagsimula siya ng 24.90, ngayon ay 35.50. Kung kukumpute natin ang CAGR niya, siya ay mayroong compound annual growth rate na 15%. Wow! Malaki yan! Oo nga, dahil lagi natin sinasabi 11, 12, 10. Oh, malaki yan. Na CAGR, okay na yun. Ang pinaka mahina, negative, ay yung P-rate, malamang dahil sa bago lang siya. Okay? Kasi mas matagal, mas maganda ang nagiging performance ng mga kumpanya. At mayroong tayong, para makabili kayo ng stocks ng rate na to, merong tinatawag na minimum board lot. So, ibig sabihin, halimbawa, yung A-rate, kailangan yung bumili ng 100 stocks ng shares in one time. Hindi kayo pwedeng bumili ng one share lang. Kailangan 100. Isang lot is equivalent to 100. At yung DDMPR naman is 1,000 shares kaagad ang kailangan mong bilhin. So kung titingnan nyo dito, ang pinakamaliit na kailangan nyo i-cash out kung bibili kayo ng rate ay itong fill invest. So kailangan nyo lang ng 556, makakabili na kayo ng 100 shares ng fill invest rate. Ang pinakamahal ay itong A-rate. Kasi, di tama yung hula ko. Although 100 initial lang, 100 shares lang ang requirement, pero ang mahal naman ng shares niya, 35.50. Okay, kaya kailangan nyo initial 3,500 pesos. Sabi nga natin, ang pinakamahal ay yung A-rate at ang pinakamura ay fill invest. At yung maski na yung DDMPR ang pinakamura, kailangan mo naman bumili ng 1,000 shares. Kaya medyo mahal din, 1,450 yung kailangan nyo i-cash out. Ito naman yung stock price trends since inception ng mga kumpanya. So kung mapapansin nyo, yung A-rate, since inception, pataas siya. Pero nag-start siyang bumagsak noong around 2022. Dahil siguro ito sa COVID. Pero kung titingnan natin yung the rest of the rate, lahat pababa. Okay? Since inception, pababa. Okay, pababa. So ang tanong, maganda bang mag-invest sa rate? Hindi natin pwedeng dyan lang ibase. Sabi ko nga, pag-aralan natin yung fundamentals ng rate. Kasi medyo bata pa itong mga rate na to. Kung magiging-invest tayo sa rate, kailangan long term. Mga at least 5 to 10 Meron years. Meron ba mga tao na kasi gusto nila talaga, wala silang pakialam dyan. Kasi diba tayo, sabi natin, kung buy and hold ka, long term ka naman, hayaan mo na muna yan. Dahil baka bumawi naman yan. Marami siguro nagsasabi na, okay, I don't mind na bumaba siya. Kasi sabi mo nga, mura lang siya. At saka sinasabi natin dito, ang isang strategy is to keep it there. Buy and hold. Huwag kang mag-worry kung bumaba siya. So, ang tanong mo, okay ba bumababa? Paano nga kung may mga tao na they don't mind, they don't care, gusto pa rin nila tong rate, interested pa rin sila dito, they're gonna stick with that regardless of the trend. Ako, wala akong issues sa trend. Actually, kung maganda yung kumpanya at mababa ang trend ng price, maganda mag-invest dyan kasi kung maganda yung fundamentals. Kasi binibili mo ng mura. Pero ang tanong nga, maganda ba ang fundamentals ng mga yan? Pag titingnan natin at the end of the meron tayong titingnan ng fundamentals ng Ayala tsaka ng DDMPR yata. Titingnan natin mamaya. Paano kikita? Sabi nga natin, through number one, capital appreciation. So, pwede kang kumita ng rate sa pagtaas ng stock price nito o capital appreciation. Pero ang tanong
masyado, eh bumababa nga. So kung bumababa at bumili ka ng mahal, ibinenta mo ng mura, lugi ka. So hindi ka kikita sa capital appreciation kung pababa ang stocks. Okay. So yan ang medyo ang sumasagot doon sa tanong ko kanina. So may dalawang strategy kung paano ito gawin. Alin yung paano ito gawin? Yung paano ka kikita sa capital appreciation. Yung una, bumili ka kapag bagsak ang presyo. Pero ang tanong, mahirap gawin yan kasi hindi mo alam kung hanggang saan bababa ang presyo ng stocks. Pwedeng akala mo mababa na rin. Pero pababa pa rin. So pwedeng ito ay magtuloy-tuloy ng pagbaba o hindi na tumaas kung hindi maganda ang fundamentals. So yun naman ang isang risk. Pag bumaba na siya na bumaba, baka hindi naman siya makarecover. Lugi ka pa rin. So very risky kung itatime mo ang pagbili. So isa pang strategy, yung tinatawag na cost averaging strategy. Yung diniscuss na rin natin yan na bibili tayo on a regular basis, same amount of money. Halimbawa, 2,000 pesos January, 2,000 pesos ng February. So hindi natin natiintindihin kung ang price ay mataas o mababa kasi i-average nga natin yung cost. Na ang ating assumption ay maganda yung kumpanya at since maganda ang kumpanya, eventually tataas ang stock price nito kasi problema, maganda yung kumpanya. Hindi lahat ay ganyan ang pag-iisip na long term. Gusto nila easy money. Agad-agad. Sabi nga natin, ito yung stock price. So halimbawa, paano malalaman kung mababa na ang presyo at hindi na ito hindi na ito bababa at magsisimula na itong pataas? Mahirap gawin yon. Okay? Hindi natin malalaman kung kailan magsisimula na siyang tumaas. Second na ano natin, paano kikita? Dividendo. So, ang sabi natin, magbigay tayo ng example. So, ang example lang to, ha? Example lang to. Dito talaga, assuming na meron tayong 1,000 pesos na i-invest sa rate. Okay? Kung i-invest natin yung 1,000 pesos natin sa 8 rate na to, ano ang magpe-perform ng maganda base sa dividendo? Okay? Ibig sabihin natin, may 1,000 mo sa 8 na yan? Hindi. Ibig sabihin, halimbawa, nag-invest ako sa rate, ano ang dividendo na makukuha ko? Sa nag-invest ako sa DDMPR, ano ang dividendo na makukuha ko? Ang dividend yield ay nagbabago kada taon. 2 years from now, iba yung dividend yield na binibigay. So, depende ito sa magkano ang kinita ng kumpanya. Pero sa for this exercise, ang gagawin natin, ibibase natin yung dividend dun sa pinaka-recent na dividend yield. Sa halimbawang ito, ang gagamitin natin ay dividend yield ng pinaka-latest. Para makuha ang dividendo na sa kada share na meron ka, ang gagawin natin, imumultiply natin yung dividend yield sa kasalukuyang halaga ng stock price. Halimbawa, magtingin muna tayo sa A rate. Ang dividend yield ay 5.44%. Imumultiply natin niya sa 35.50. Ibig sabihin, meron kang makukuha ang dividendo ng 1.93 pesos kada share. Dito sa example na to, meron tayong nabiling 4,000 shares sa 100,000 pesos natin. So, ibig sabihin, 4,000 shares times 1.93 per share, makakakuha tayong dividendo na 7,700 kada taon. Okay na ba yan? Okay yan kasi ang dividend yield mo is 5.44. Ibig sabihin, mas mataas ang makukuha mo kung nilagay mo yan sa savings account. Maliit lang yan. What is bakit naging 99,600 yung initial investment? Oh, kasi hindi ka pwedeng bumili ng eksaktong 100,000 kasi may lot na pinag-uusapan nga. So, every 100 lots ka bibili. So, ang mabibili mo is 4,000 lang shares. Kaya, ang mabibili mo lang is 999. Yan ang closest sa 100,000. So, halimbawa, ito namang DDMPR. Since ang lot niya na pwede mong bilhin is every 1,000, ang mabibili mo is 44,000 shares. So, yan ang equivalent sa 99,000 pesos kung imumultiply mo sa price ng share. Kung titingnan nyo dito, ano ang kumpanya na maganda na magbigay ng dividendo? Nag-invest ka ng 100,000 sa mga kumpanya na yan, ang pinakamalaking dividendong makukuha mo ay sa 7,000, which is yung A-rate. Okay. So, kung titingnan mo, ang dividend yield ng A-rate is 5.44% lang. Pero, ang pinakamataas na dividend rate ay DDMPR. Pero, bakit 4,488 lang ang makukuha mo? Kasi, ang computation ng dividend per share ay imumultiply natin yung dividend yield sa stock price. Eh, ang problema, maski na mataas ang iyong dividend yield, kung mababa naman ang stock price mo, maliit din ang dividendong makukuha mo. So, ang tanong, sulit ba ang dividendong nakuha mo? Ako, syempre, feeling ko hindi. Ha? Hindi. Kung titingnan natin yung ano, is meron kang nakuhang dividendo sa A-rate na 7,000, sa DDMPR 4,000, sa PhilInvest 5,000. Ibig sabihin, lahat naman makakuha ka ng dividendo. Yes, eh. But obviously, I want the highest. Pero kasi ang tanong, sulit ba ang makuha mong dividendo? Eh, ang tanong kasi,
yung stock price naman ay bumababa. In terms of value ng iyong ininvest, eh baka naman lugi ka naman doon sa pagbaba ng stock. So makikita natin yan. Yung susunod natin kukumputin is nga, sulit ba? So dahil hindi natin alam kung ano ang dividend yield at presyo ng stocks noong mga nakaraang taon, ang gagamitin nating halaga ay yung kasalukuyang dividendo para i-compute natin ng total dividend received. So, sa halimbawa, dito sa A-rate, so since ang age niya is 2.5 years old, ang dividend per year niya is 7,724. So, ibig sabihin, kada taon, makakakuha siya ng 7,724 at sa loob ng dalawang taon at kalahati, ang makukuha niyang dividendo is 19,000. So, kung ganun ang mangyayari, kung i-add natin yung 9,000 na nakuha niyang dividendo doon sa current value ng investment niya, kasi nag-invest siya ng 4,000 na shares eh. Meron siyang 4,000 shares. Okay? So, imumultiply natin yan sa current share niya is 3,550. Ang value ng share niya ngayon is 142,000. Eh, nag-invest lang siya ng 100,000, di ba? So, ibig sabihin, since tumaas ang presyo ng stock price ng A-rate, kumita siya ng 42,000 doon sa appreciation. So, napag-usapan natin kanina, di ba? May dalawang klase ng para kumita, yung appreciation ng stock price at dividend. So, appreciation ng stock price ng A-rate, kumita siya ng 42,000. At kumita pa siya ng dividend ng 19,000. So, ibig sabihin, ang total nakita niya is 161,000 o kumita siya ng 61,000 sa ininvest niyang 100,000. Mm-hmm. So, okay ba yan? Kumita ng 61,000. Okay yan kasi anything na positive, okay. Pero ang tanong ngayon, dito sa ibang mga A-rate na yan, lahat ay negative. Maski na positive yung kanilang dividend na na-receive, eh ang value naman ng kanilang 100,000 ay bumaba. Kasi bumaba din yung presyo ng stocks. Kaya nga ang tanong, sulit ba yung nakuha nating dividendo? Yung stock price naman ay bumagsak. Yun ang magiging problema kapag bumaba ang stock price. Mm-hmm. So, makikita natin dito, kita ba o lugi? Ang kumita lang ay yung A-rate. Hindi, kumita yung A-rate kasi kumita siya ng 61,000. Dividend yield versus stock price. Kasi ang sabi natin, ang dividend, ang formula ng dividend ay dividend yield plus stock price. Ang A-rate, mababa ang dividend yield na niya, which is 5.44, pero mataas naman ang stock price na 35. Kaya ang kanyang dividendo ay mataas, which is 7,000. Pero ang A-rate naman, mataas nga ang dividendo, pero mababa ang stock price. So ang kanyang dividend per year ay 4,000 lang. So, tandaan natin, para makuha ang dividend, may dalawang factors na kailangan i-consider. Dividend yield at stock price. Hindi ibig sabihin na mataas ang dividend yield ay malaki ang kita. So, pag nagtitingin kayo, kasi madami ako nakikita sa Facebook, ito, mag-invest kayo dito kasi ang dividend yield ay 10%, 15%, 11%. Pero hindi nila alam na yung stock price naman ay bumababa. So, lugi naman kayo sa stock price. Hindi din ibig sabihin na mahal ang stock, maliit ang kita. Halimbawa dito sa example na to, sabi natin, ay huwag niyong bilhin ng A-rate kasi masyadong mahal. Pero hindi natin alam, ang A-rate, kung titingnan natin ang fundamentals, magandang fundamentals ng A-rate. Kaya yung stock price niya ay tumataas maski na maliit ang dividendo na binibigay. So, paano ba yan? Huwag nang paniwalaan yung nagsasabi sa Facebook kasi hindi naman nila ina-explain to. Hindi nila ina-explain, okay? So, sabi ko nga, bago kayo mag-invest, ang tingnan nyo muna ay yung fundamentals. Huwag nyo muna tingnan yung dividend yield kung malaki o maliit. Tingnan nyo muna yung fundamentals kasi long-term investor kayo. Kung ang fundamentals ay hindi maganda, huwag kayong mag-invest doon. Halimbawa, meron tayong sariwang isda versus bilasang isda. Ano mo yung bilasang isda? Oh. Mapula na yung mata, may amoy na, hindi na fresh. Hindi na sariwa. Alam natin na ang sariwang isda, mas mahal. Pag medyo hindi na sariwa, hindi na masyadong mabili yan, medyo mura na. Pero pareho lang na isda yan. Kung bibili kayo ng stocks, huwag niyong titingnan yung presyo ng stocks kasi mura, okay to mura. Minsan kasi, maski na mahal, merong rason kung bakit mahal ang stocks kasi good quality siya. So huwag niyong titingnan kung mura o mahal. Ah? Dahil yung mga sariwang isda, mahal yan kasi mas masarap. Okay, ba't ka natatawa? Wala, napaka ano na yung example eh, isda.
okay. sa stocks. Okay. Parang so, layo pero nag-gets ko siya. So, eto, sabi nga natin, pahapiwan natin yung fundamentals. Ano? Ikukumpara natin yung fundamentals ng A-rate at yung DDMPR. So, kung mapapansin natin, ang DDMPR ay may mas magandang operating performance kumpara sa A-rate. So, ano yung operating performance? Titingnan natin yung return on asset, return on equity, at itong return on invested capital. So, kung titingnan natin yung trailing 12 months, ang A-rate ay may 6.35, 7 point something, at anto, 6 or 8. Okay? So, kung titingnan nyo yung DDMPR, mas mataas, 12, 15, at 15. Okay? Mas maganda ang fundamentals ng A-rate, ng DDMPR kumpara sa A-rate. Ibig sabihin, mas kumikita yung DDMPR. Ito ang ay isa sa mga dahilan kung bakit kaya ng DDMPR na magbigay ng mataas na dividend yield. So, maganda kasi ang operating performance. Oo, kasi niya. Sabi nga natin, yung DDMPR 7%, yung A-rate ay 5%. Since maganda at kumikita ang DDMPR, mas malaki ang ibinibigay niyang dividendo. Pero bakit maliit pa rin ang halaga ng in terms of peso na ibinibigay ng DDMPR? Kasi ang binibigay ng DDMPR ay 11 cents lang kada share kumpara sa A-rate na 1.99. Bakit? Kasi merong formula ng dividend. Okay? Sabi nga natin, dividend yield times stock price. Alam natin na ang stock price ng A-rate ay mas mataas kumpara sa DDMPR. Kaya mas malaki ang ibinibigay na dividendo ng A-rate. Ang DDMPR, mataas nga ang dividend yield pero mababa naman ang stock price. So masyadong mababa ang stock price ng DDMPR maski na mataas ang dividend yield. So, bakit mababa ang stock price ng DDMPR? Eh, maganda naman ang fundamentals. Kasi, may mas kumpiyansa ang mga tao mag-invest sa A-rate kumpara sa DDMPR. So, ibig sabihin, may public perception din. Kasi, pag sinabi mong Ayala, magandang kumpanya. At mas matagal na sa market ang A-rate. So, matagal na. Since kasi 2.5 years ang DDMPR, eh, medyo bata pa. Okay? Maganda din ang fundamentals kasi ng A-rate. Mas malaki nang hindi hamak ang market capitalization ng A-rate. So, ang A-rate ay 62.78 billion ang kanyang market capitalization. Eh, ang DDMPR is 25. Halos triple ang kanyang market capitalization. Kaya, mas kumpiyansa ng mga tao na mag-invest sa A-rate kasi malaking kumpanya to. Kumbaga, para siyang blue chip na. So, mas magandang, mas madaming investor, mas tumataas ang presyo ng stock. Ito yung tinatawag natin ng law of supply and demand. Ah, mas malaki ang demand, mas mataas ang presyo. Okay, key takeaways na tayo. Key takeaways! Okay, so, kung ang rason mo kaya ka bumili ng REIT ay dahil sa dividendong makukuha mo, ang gusto mo ay hawakan ito sa mas mahabang panahon. At hindi ito ibenta para masulit mo ang dividendong makukuha. Kat, ibig sabihin ba niyan, kung ako ang investor, nakatanggap ako ng dividendo, wag ko nang kubrahin yung dividendo, ibalik ko na lang para committed pa siya lalo? Hindi. Ako pwedeng ganun ang gawin mo, pero ang point lang dito, pwedeng pag nakakuha ka ng dividendo, kunin mo lang ng kunin. Pero dapat 5 to 10 years ang investment mo sa REIT na to. Kasi yung mga companies na to, since mga bago pa lang, hindi pa siya nakaka-take off. In general, ang mga kumpanya na nagbibigay ng malaking dividendo ay hindi ay mayroong stock price na hindi masyadong tumataas ang halaga kung hindi man ito pababa. So normally, kaya nga nagbibigay sila ng dividendo kasi hindi na nila kayang i-invest yung perang kinikita nila para mag-expand. So ang ginagawa nila, imbis na ilagay na lang nila sa banko, i-distribute nila ito sa mga investors para may engganyo yung mga investors na mag-invest pa rin. Ang REIT ay obligadong magbahagi ng at least 90% ng kanilang kita sa mga investors. Kung maliit ang kita, ay maliit din ang maibabahagi. Again, ang property kasi, hindi minsan maganda ang income. Pag wala kang tenant, wala kang income. So, maski na obligado silang magbigay ng 90% ng kanilang kita, eh kung maliit naman ang kinita, maliit din ang makukuha. Ang kita sa property ay nakadepende sa kasalukuyang interest rate. Pag mataas ang interest rate, malaki, maliit ang kita mo. Kasi malaki ang binabayad mo sa mortgage. Mas malaki ang interest rate, mas maliit ang kita at maliit ang maibabahaging kita sa mga investors. Pag-aralan ang fundamentals ng REIT kung saan gusto mag-invest. Mas maganda ang fundamentals, mas stable ang dividend yield at stock price nito. Ang presyo ng stock, mahal o mura, ay hindi garantiyang magbibigay ng malaking benepisyo, capital gain or dividend yield. So, dapat nating tandaan na hindi porket maganda ang dividend yield,
maganda din ang inyong kikitain. So kung gusto nyo mag-invest sa REIT, huwag ilagay ang lahat ng pera dito dahil ito ay considered na high risk investment. So sino lang ang pwedeng mag-invest dyan? Yung mga talagang magagaling na sa pag-weigh ng dividend yield? Hindi. Kung ako ang tatanungin, kung mag-invest ako sa REIT, maglalagay lang siguro ako ng 10% ng portfolio ko. Siguro 10 or 20%. Pero hindi ko ilalagay lahat ng pera ko sa REIT. So yun lang muna. Medyo mahaba itong topic natin, pero actually meron pa tong part 2. Meron pa tong part 2? Iaano natin, pag-uusapan natin yung REIT versus yung actual property investing. Mas ano ba ang mas magandang mag-invest? Kung wala kang pera, dito ka lang sa REIT. Pero kung may pera ka naman, okay bang mag-invest sa talagang bumili ka ng property? So ikukumpara natin yan later on. Ay, nalula ako doon. Pero huwag po kayo mag-alala, since this is an episode na pwede nyong balik-balikan para mas namdamin nyo pa yung ating topic, at kung may tanong kayo, view nyo na lang yung video ulit. Review nyo ang video. So, ang part 2 natin ay REIT versus property investing. Siguro, baka may part 2 pa yan. Kukumpare mo yan doon sa S&P 500. Ewan ko lang. Bahala na. Pero siguro, yung isa din sa mga episode natin ay, kasi may nagtanong recently, okay ba mag-invest sa gold? Sa ginto? Okay. So siguro unahin muna natin yun, kasi yun ay tinanong request na sa atin. Okay. Isusunod natin yung REIT versus property investing. Okay. So thank you ulit sa mga nagtatanong, sa mga nag-greet, sa mga nagsusubscribe. Please, please, kung meron pa kayong mga ibang kaibigan na palagay nyo mag-benefit sa content natin, tell them to like, share, and subscribe to our videos. Nandito po kami sa Facebook, nandito kami sa YouTube, at nasa Spotify din tayo. Baka hindi nyo alam ha, nasa Spotify po kami. Retironaryo. And dun sa mga members natin ng Retironaryo Club, eh nag-report na kami ng performance din ng mga fund nila for the month of February. At tapos na ang month of February, malapit na naman silang bumili for the month of March. Mm-hmm. So very interesting pong makita ang performance ng mga funds na pag-investan as part of the Retironaryo Challenge. Okay, wala ka ng pahabol? That's it. Okay, again, ito po si Mimi Jarvis. Sana po naibigan niyo ang aming episode. Sama-sama po tayong maging retironaryo. Hanggang sa muli. Bye! Bye-bye.